Hey, what's up mga sir? It's me again, Sir God. Ngayong araw is ipaparehistro ko tong aking motor. Ito si Roxy. Pari 2 years na siya sa akin. Kailangan ko na siya ipaparehistro kasi paso na yung registro niya eh. Pero hindi ako yung magpaparehistro kundi yung ahente dito sa Yamaha. No, meron kasi silang service. Meron silang service na pwede silang magrehistro ng mga motor na galing sa kanila. May service charge lang ata ng konti. So, tanong ko kahapon kung pagkano yung kailangan kong ibigay para maparehistro yung motor ko. Kasama na yung mga ibang mga charges. So, sabi daw, magbigay lang daw ako ng 2,000, tapos may resibo naman daw. Tapos yung sukle, bibigay sa akin. So, ayun, paparehistro ko na lang sa kanila. Sabi ko na lang sa inyo, magkano yung gastos, yung lahat ng gagastosin. Para meron kayo idea, if ever na ganito yung way ng pagpaparehistro ng motor niya. So ayun, binigay ko na yung pera kay sir, 2,000 yun. Para masikaso niya na rin agad yung rehistro ko at makuha ko pagkahapon. Tapos ito, iwan natin yung motor natin kasi dadalhin niya dun sa LTO yan. Palitan niya na rin doon ng temporary fleet, kasi temporary fleet yan. So, papagawa siya ng plaka. So, wait na lang natin mamaya. Mga sir, dumating na yung ating rehistro. Rehistro ng motor. Check natin kung magkano yung nang nabayaran natin pag-rehistro ng motor ngayon. So, yung OR natin, to lahat ng ating binayaran, delinquent registration, ibig sabihin meron akong penalty na hindi ko siya na-rehistro on time, 120. Tapos ito, hindi ko alam anong tawag dyan, MVUC 240, science tax 13 pesos and 50 cents, science tax late registration 6.75, and legal research fee 10 piso. So, a total of 390 pesos and 25 centavos. Yan lang mga sir ang binayaran natin sa pagre-rehistro ng motor ng Aerox. Pasupa ng isang taon. Kaya meron tayong penalty na 120. 390 pesos and 25 centavos lang yung binayaran natin. Siyempre, pag nagparehistro ka, kailangan kang kumuha ng insurance mga sir, di ba? So insurance natin is nagkakahalaga ng 750 pesos. I-add natin lahat yan. So 750 insurance plus 390 para sa ating registro equals natin 1,140 pesos and 25 centavos. Binigay kong pera dun sa nagasikaso ng aking registro. 2,000. I-less natin yung 2,000 dito. Minus 2,000. Meron pang 859 pesos and 75 centavos. Yung sukli na yan, nagpagas. Tapos, pagawa siya ng plaka. Kasi yung motor ko kasi, ano pa yung temporary plate. Ito si Aerox, oh. Ayan, pinagawa niya ng plaka. Nakakalaga ng 250 pesos. Actually, mas maganda kung ikaw yung magpaparehistro eh. Kasi matututo ka, at the same time, mas makakatipid ka. Yun nga lang, mag-effort ka kasi ikaw yung kikilos. Yung 2,000, yung sukli, hindi ko na kinuha kasi yung time niya para asikasuhin yung aking rehistro ay nagawa ng maayos. Pero by next time, ako na lang siguro kasi nanghihinayang din ako dun sa sa sukli, di ba? Alright, so yun lang mga sir. Sa mga paparehistro, yun ang ting babayaran, 1,100. Kasama na yung rehistro, pati yung insurance ng motor natin. Again, this is Sir God. Ingat po tayong lahat. And God bless us all. Bye-bye!